Pagpapareno naman daw muna sa Public Transport Modernization Program. Yan ang isinusulong ng mga senador sa pinirmahan nilang resolusyon sa kabila ng bantang magtitigil pasada. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Baños. Mataas na presyo ng modern jeep. Kaliwat ka ng reklamo mula sa mga operator at transport groups. At kulang-kulang na impormasyon sa mga driver at operator kaugnay ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit karamihan sa mga senador ay pabor na pansamantalang isuspindi ang pagpapatupad ng PTMP. Sa resolusyong inihain ni Senator Raffy Tulfo at 17 iba pang senador kasama si Senate President Chiss Escudero, nakasaad na kahit solusyon sana sa pagkasaayos ng traffic sa bansa ang PTMP, kailangan daw munang i-review ito at maaral kung ano ang magiging epekto ng programa sa lahat ng stakeholders. Sa pamamagitan nito, mapapawi daw ang takot ng drivers at transport operators na nagre-reklamo sa PTMP. Matatandaang nitong nakaraang linggo lang, nagsagawa ng pagdinig ang Senado kaugnay sa Public Transport Modernization Program. At mula sa mga reklamo at sumbong ng ilang stakeholders na dumalo sa nasabing pagdinig, nakumbinsi ang ilang senador na hindi pinlano ng maayos at minadali daw ang nasabing programa. 22 mula sa 23 senador ang pumirma sa nasabing resolusyon. Tanging si Senator Risa Honteveros lang ang hindi lumagda. Wala pa siyang pahayag tungkol dito. Ayon kay Senator Joel Villanueva na isa sa mga pumirma sa resolusyon, malaki pa raw ang problema sa ruta na dapat munang plansyahin. Hindi rin daw malinaw ang subsidiya na ibibigay para matulungan ang mga chopper at operator na bayaran ang nasa 2 milyong pisong modern jeep. Mismong land bank officials, mismong DBP officials, mismong sila nagsabi na yung amount na kani yung amount 2 million cost na gusto mong i-push dito sa modernization eh napakataas, ang average 650 pesos a day. That's absurd. Sabi naman ni Senator JV Ejercito, hindi kailangang mangamba ng mga driver at operator na nag-consolidate na sa gitna ng kanilang resolusyon. Itutuloy-tuloy naman yun eh. Sabi ko naman, ituloy na natin yung PUV modernization once masettle na yung tatlong issue na binanggit ko. Hindi naman ibig sabihin na baliwala yun. Consolidation and the rationalization of the routes should continue. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, baka mas mainam na partial implementation na lang ng PTMP ang gawin, lalo't may mga grupo na nakapag-consolidate na. The model is good. It will be good for the jeepney drivers in the long run. Hindi na sila beholden sa operator nila, asosasyon nila, di ba? So pag kumita yon sa kanila din yon, di-divide nila at the end of the year. So ma'am, this is a better model, I think. Sinang-ayunan naman niya ng ilang transport groups sa nagpatupad na ng PTMP. Hindi ho solusyon ang resolusyon. Ang solusyon, ipagpatuloy natin ito. Kung may mga butas along the way na may nakita at may mga problema, yun po ang ayusin at bigyan ng pansin ng ating mga senador at ayusin yung problema. Nauna nang nagbanta ang transport groups na kabilang sa Magnificent 7 na magsasagawa sila ng nationwide transport strike kung ipasususpindi ang PTMP. Posibleng ma-adopt ang resolusyon ng Senado sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.